Kami sa isang namang topic at ang topic namin syempre pag sinasabi natin na conferences na ganito, hindi mawawala yung mga side trip ng mga brothers and sisters natin. So isa din yun yung nagpapastrengthen ng relationship and also ma-appreciate natin yung beauty ng nature, ng earth yes. na binibigay, na kung gaano in-orchestrate yan ni God para mas makita natin yung goodness. Yes. Pero ngayon, hindi lang nature kasi alam, di ba galing tayo na regional conference, yes. ang Bataan, yes. which is it is the historical province yes, ng Bataan. This is the historical province ng Bataan. The historical province ng Bataan kasi dito yung Death March. Okay, anong lugar ang pupuntahin natin? Pero ngayon, ang pinakasikat pag Bataan, syempre ang Mount Samat. You know, so this is Mount Samat at ito ang isa sa historical province at lugar dito sa Bataan. Pupunta yes, kami ngayon. It was my first time. This is also my first time. But I think okay, tanungin natin yung pinaka... Hindi naman. yung actually, naging kasabayan niya yung mga naglakad mula dito sa Bataan patungo San Fernando. Wow! Sino kaya? Hindi naman. Just kidding. So, kuya, tell us something about dito sa Mount Samat na to. Sa Mount Samat. So, pupuntahan natin sa Mount Samat. Hindi ko alam kung gaano kataas ito. Pero pag nasa tuktok ka nito, makikita mo yung buong Bataan. Oh! Wow! I'm excited to see that. Parang you're going to conquer the whole Bataan province. That's guys, yung expect ko na pag nandun na ako sa tuktok, isipin ko na yung nasa Hilo Love goodbye. Ikaw si natin yun, pagkakyat natin, pinaka ano yun. So ikaw si Joy. Yes. Kasi yung may joy kapag umakyat ka doon. Yes. Baka inisip natin, di ba, bundok yung pupuntahan natin. Pag-akyat natin sa bundok, yung pinaka-landmark nila, yun, yung malaking cross. Wow. So alam mo lang nasa Bataan ka kapag nakita mo na yun. Yes. So yung isa sa mga, yung item na matatandaan mo talaga pag pumasyal ka ng Bataan. Pero may tanong lang ako, bakit kapag pag may sinasabi yung mga matatanda na bakit nire-refer nila yung Bataan? Sinuko muna yung Bataan, Adam. Yes. Bakit hindi Pampanga? Bakit yung Bataan? Masasagot ko ni Kuya Josh. Kasi alam nyo, kasi isa sa pinakamalapit na parang gate nung panahon ng mga... gate! Ay, may isang isla na siya unang munang madadatan mo. Yung tinatawag nilang corregidor. Yung corregidor na yun, malapit siya dito sa Bataan. Pero hindi siya parte ng Bataan. Parte siya ng Cavite. Pero sumasakop ang corregidor, sinasakupan ng corregidor sa Cavite, pero malapit na malapit siya sa Bataan. So nung panahon ng gera, ito yung parang lookout ng mga sundalo natin sa mga pumapasok sa na gustong sumakop. Lalo na nung panahon ng Japanese. Americans, at tinulungan tayo ng mga Amerikano laban sa mga Hapon. So kaya nga siguro sinasabi nila na sinuko muna ang Bataan kasi natalo na ang corregidor at sinuko nila ang Bataan. Natatalo yung corregidor, ibig sabihin masusuko na yung Bataan. At makakapasok na sa perlas ng Silanganan. Pagkakaintindi ko pag sinabi nilang sinuko mo na ang Bataan. Kaya kayong mga ngayon clear na sa akin. Alam mo na kapag isusuko mo, handa ka na.
ka. Kasi pag sinuko mo na yung ano, natalo na yung kamedo, isusuko, parang sinuko mo na yung bataan at makakapasok na sa yung mga kalaban sa Perlas na Silangan. Pero guys, ito lang advice ha. So, pwede pa kayo handa. Huwag niyo isusuko. Huwag niyo isusuko ang bataan. Ipaglaban ninyo yung bataan. At kayo mga kalalakihan, huwag niyong suguri ng bataan. Kasi kapag sinugo niyo yung bataan, huwag kayo basta-basta susugod. Okay. Sabi nga nila, kapag yung ano daw, kumbaga, yung pagiging tayo, kung i-consider natin yung theology of the body, sabi nila yung katawan natin, dapat daw yung katawan natin nag-reveal kay God. Kung pumasok ko sa isang relationship, so kailangan maging handa ka. Yes. So hindi tinatawag na sex kapag sinabing ang magsyota ay bata ko eh. Hindi, ano lang, learning lang. So, hindi daw, sabi kasi kahapon, iya ka nung kukonsider na nakaito. So, oh, sex yan education. Guys, tandaan nyo yan, yes. Bago pala kayo, subscribe nyo muna. Ang tawag nila dun is maturity act. Wow. Maturity act. But daw, yung we mastered enough. Yes. But we as SFC, we kasi are kapag, pure and chastest. Ang tanong ko kasi, kapag sinuko mo ba yung bataan, may babawi mo pa? Hindi na. Talo ka na. Hindi ah. Pag iniwan ka pa, ikaw pa ang kawalan. Kasi nakuha na ang bataan. Pero nakamantsa na, na minsan sumuko ang bataan. Mm-mm. Talo na. May history okay. May natalo na. Meron ng history guys. Talo na talaga. Okay. Pero, dun sa may chance pa na huwag isuko. Pero syempre, yung talo doon, hindi lang yung nagsumuko, pero din yung mga sumugod. Yes. Okay? Kasi kung hindi mo pag-aari at wala kang, wala kang susi or ano ba yung tawag natin doon, hindi mo siya karapatan para sa bagay na yon, I think hindi natin siya hindi natin siya susugurin. Okay, so that is all about the bataan. Pero syempre, balik naman tayo sa history. So tanong ko lang kasi yon, and matagal ko nang kumaga tinatago yung tanong na yon. So at least ngayon, thank you sa ating isa sa mga nabuksan yung isip namin na ganun pala pag sinabing ganun pala kasi ngayon. Okay, so nandito na ba tayo? Ito na ba yung bukana? Actually, dito pa lang kami sa paakyat na ba tayo, guys? Paakyat na. Nakailang ikot na tayo. Nakailang ikot. So, dito ba, ano yung ano, may entrance fee ba dito? Malamang may entrance fee dyan. Kasi ano to eh, national park. Okay. So, kailangan natin isa sa mga pinupuntahan ng mga dayuhang tourists. Para hindi, bakit may entrance fee pag national park? Siyempre, para makatulong tayo sa maintenance, sa ano. Okay, diba? Tsaka ano, may environmental fee. So, sana bago ka rin pumasok sa kanya, dapat magbigay kang entrance. Yung kasal. Kaya ako tapos na tayo. Uy, tama yun ha. Pag pumasok ka sa kanya, kailangan may entrance. At anong, siguro nung panahon na yon ang tawag doon ay dote. Yes! Okay. Ko ako naniniwala ako na ang pinaka valid na entrance ay yung masasabi mong pagmamahal. Yes. Diba? Siya ang tunay na mamahalin mo. Siyempre kailangan meron tayong symbol ng pagmamahal na yon. Anong symbol naman yon? Kailangan kasi kung sinabi mo lang mahal mo siya pero walang nagsisimbolo para dun sa pagmamahal na yun. Parang wala lang. So kailangan natin. Diba magiging simbolo, ang pinaka number one na simbolo nun ay ang sakramento ng matrimonya. Yun! Nasagot na naman ang psychologist. Yun talaga yun eh. Kasi pag alam mo na ikaw ay meron na kayong basbas, di ba? Na nandun na kayo sa sakramento ng matrimonya, lahat ng bagay ay pwede mo nang isuko. Kasi alam nyo, for better, for worse, for richer and poorer, for sickness and in health, till death do us part. Look at this, ha? Katamis.
We're just talking about Bataan, pero sa lawak ng sangay at pang-unawa ng mga kasama namin, so napupunta kami kahit saan. Okay. Hindi na ito Bataan lang. Hindi ang Bataan na pinag-usapan. So wala pa kami, nandito lang kami sa nandito pa lang kami dito sa... Bali, pag-akyat na tayo sa kasalan. Eh, paket na po niya kami. Ayan, oh, masyado mataas siya. Mataas siya. Lalong sumikip yung upuan namin. Uy, bata ka, ha? Hindi. Tingnan mo naman, nagkalahati lang ako. So, dito pala, may mga tricycle, mga sige, nang nakapala na. So, itikito yung mga buka.